na channel. Kasama ko nga pala yung kaibigan natin, kumpare natin na si Justin Bieber! What? Magandang hapon sa Tupapi. Ayan, Justin Bieber, napansin ko kanina, parang medyo, ano, medyo malungkot ka. Meron kang dinadamdam. So, yung lumalabas na balita ngayon na kailangan mo ipa-transfer mo yung motor sa pangalan mo, eh nabili ko yung Doc 390 sa Ilocos. So, kailangan ko ipa-transfer yung pangalan ko sa Certificate of Registration. So, sagutin natin yan. Siyempre, marami rin tayong mga katsupapi na nagtatanong paano nga ba ang tamang proseso sa pagte-transfer ng ownership ng mga motorsiklo natin. Ito na, umpisa na natin mga katsupapi. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe ay mga nanonood. So, umpisa na natin, transfer of ownership. Ito po yung ano natin, tatalakayin natin ngayon. So, siyempre, pare, unang-una, kailangan, ihanda mo yung mga requirements bago natin upisan yung proseso. Ihanda mo ang notarized deed of sale. Meron ka ba yan? Meron. Galing doon sa pinagbilian mo, tsaka sa'yo. Then, original ORCR. So, meron naman tayo yan. Kailangan, uri po yan, mga chapapi, original ORCR. Then, kailangan mag-provide din kayo ng dalawang valid ID. Kahit Xerox lang, from the owner, ikaw ngayon, tsaka sa previous owner, kailangan meron kayong copy niyan. Valid ID, kahit driver's license, SSS, ikaw valid na PIN. Postal ID. PIN ID. Yun, basta dalawang valid IDs, yun, papasirox nyo lang, lalagyan siya ng pirma, tatlo. Tatlong pirma, pre, tatlo sa'yo. Tatlo rin sa may-ari, syempre. Then, kung ang motor nyo naman ay nabili nyo na ano, galing imported, galing ibang bansa, kailangan nyo lang ng BOC or custom certificate kung imported yung mga motor nyo. Pero kung di... Saan pa kinukuha yun? Sa Bureau of Customs. So, kailangan nyo lang rin yun doon na custom certificate. Kung imported yung motor nyo, pero kung mga dito-dito lang naman sa local, yun lang yung kailangan nyo. So, umpisa na natin na parang Justin B. kung anong unang hakbang. So, umpisa na natin, pre. Huwag ka munang pupunta ng LTO. Okay. Punta ka muna sa PNP HPG. Kasi kailangan mong makapag-file doon ng Certificate of Ownership. Doon ka magpa-file. So, kailangan yung mga binanggit ko requirements kanina, kailangan dala mo na yon, pre. Ipapasa doon. Ipapasa mo kasi kung incomplete yon, sayang lang yung punta doon. Sayang yung oras kailangan natin. Kailangan kumpletuhin muna natin, i-double check bago pumunta doon. Yun! Tama po yung sinabi ni parin Justin B. kasi sayang oras. So, pag meron kayo pipila pa mga form doon, syempre, bla bla bla. Pero, meron po kayong babayaran. 300 pesos lang naman para sa processing fee, certificate, whatever, bla bla bla. Mag-ready kayo na 300 pesos, babayaran nyo siya sa land bank. Ah, true banking to. True banking. Babayaran mo siya sa land bank. Then, yung slip, syempre, kailangan mo maipakita dun sa payment section dun sa cashier. Sa cashier para sa pagpaprocess. Process, okay. Ngayon, kung wala namang problema, may issuean ka na ng Certificate of Ownership galing sa HPG. Okay. Yun, ngayon, pwede ka na magpunta sa LTO ngayon. Dala yung requirements na yun. Nagaling sa HPG. Nagaling sa HPG yung Certificate of Ownership kasi yun yung kailangan mo sa HPG. Kung wala ka doon, kahit pumunta ka sa LTO, useless. Mapagod lang tayo. So, pupunta ka ng LTO, pero kailangan mo, pre, may process mo agad yun kasi may validity lang yun. Yun? Kailan ba yun? 7 days, 15 days yata, mga ganon, pero hindi ko alam eksakto. Mga 7 days, matagal na yung 15 days, kailangan may process mo siya kasi may expire yun. Sayang lang yung pagod natin. So, pagkakuha mo ng certificate na galing kay HPG, kailangan may process mo agad within the week. Within the week. Kaso, pre, wag ka muna magsaya. Bakit? Kasi, kung saan mo nabili yung motor mo, doon, nakaakusan yung original na mother file nung motor mo. Kunyari, may-ari no na nakarehistro, nabili niya, nabili mo sa Ilocos. Ilocos.
kung yung nakarehistro yung mother file ng motor mo sa Ilocos, kailangan ka rin pumunta sa Ilocos. What? RTO Ilocos ka magpoproseso. Oh. May kahirapan talaga. Dahil halimbawa, yung iba, nabili nila, ibang may-ari din. So pag chinik nila yung ano, halimbawa, sa Bisaya pa. Sa pupunta niya sa Bisaya yung first owner para doon sa mother pile. Actually, makikita mo naman yun doon sa registro sa pabil natin. Nasa taas naman yun, naka-indicate naman yun. Kung sa yung mother pile nung registro ng motor niya na nabili na second hand. So, kung ito ay nakarehistro sa Ilocos, kailangan mo pre pumunta mismo ng Ilocos. Para doon ka mag-submit yung certificate na galing kay SPG. Diyan yung mga dokumentos. Doon mo siya ipaproseso. Kasi bakit? Bakit? Siyempre, ano yan, dadaan ulit yan sa ano yan, parang verification. Kasi yung mother file mo nga nandun. Dadaan yan sa verification ulit. Merong inspector ulit, i-inspect yung appearance ng motor mo, i-stencil ulit. Baga, parang nag-registro ka. Parang i-ano lang nila, i-check, double check nila kung yung talagang motor na yon, kaya nila i-stencil ulit. Oo, for verification, subject for verification, mismo sa main office, kaya medyo hassle to, pre, pag yung tulad niya. Actually, pre, muna lang ang magagastos. Yun. Ito yung dapat lang nilang i-ready. Yun nga, yung sa una, sa land bank, yung 300 pesos okay. Para sa certificate of ownership. Then, pag ita-transfer na sa'yo, kailangan mo rin mag-ready para sa insurance. Kasi nilipat nga sa'yo yung name, kailangan bago insurance yan. Normally, magkano ba insurance yan? 5 to 6, no? O, palagay na natin 500, mga chikapi yun sa insurance. Then, kailangan nyo rin, syempre, para sa new CR, magbabayad kayo ng 299 pesos para sa bagong paglipat na nun sa pangalan nyo sa registration. 299 pesos. Actually, mura lang naman magigasos. Pag magpapalipat ka lang ng pangalan, magbayad ka lang ng 300. Yeah. Insurance, lagay mo ng 600 muna. 900 na. Then, yung new CR, 299, malagay mo ng 300. 1,111. Yan mga chipapi, more or less, mga 1-1 pesos lang yung magigastos nyo kung magpapa-transfer kayo ng ownership para sa second na nabili yung motorsiklo. Kasi pre, kung ipapalakad mo naman to sa mga fixer, ito ang estimate natin magigastos natin dyan. Pag sa mga underbone, base sa ginawa kong pagsisiyasat, 5K po ang normally. Napakalaki. Para sa underbone, para sa pagpaproseso. Kung ang motor mo naman ay big bike, normally daw, mga 10K to 15K kung malalaking motor yung motor. Yeah. So, 390 pa naman. So, okay, big bike, consider as big bike na yan tuloy kasi kurano yung sinasa registration yan. Siguro, mas advisable na tayo na mismo maglakad. Yun! So, yun na nga mga chupapi, pag nakapunta na kayo doon sa magpapalap na paristo ng original na may-ari, doon na kayo magpaprocess. So, kailangan dala niya yung mga dokumentos, yung nga yung binanggit namin kanina, notarized DOS, original OCR, valid ID, Xerox, then yung certificate of ownership na pag-transfer galing sa HPG. Then the rest, ipapahingin lang sa LTO, mabilis na yan, wala pang kalating araw yan, tapos na. Yung talaga lang abala, kung malayo talaga, yun yung problema talaga. So yun, paano? Dito lang tayo mga chupapi. Sana nakatulong sa inyo yung engineer namin tungkol sa transfer of ownership. Salamat nga pala sa aking parin Justin Bieber. So, may gusto kang i-batiin na parin yung Justin Bieber. Ayun, binabati ko ulit yung partner ko na si Ate Kevin, si Engineer Bon, tsaka si Engineer Noel. Start na tayo. Kapit na. Let's back to the ball game. So, paano? Ganito na lang. Dito nga pala yung mga chikiting ni pareng Antonio. Si Terdy, si Echo. Yay! Gusto ba kayong i-shoutouts, mga chupapi? Mga kaklase niya, ganun. Wala naman. Wala kayong babatiin. Wala. Kay Jeffrey. Kay Dino? Jeffrey. Kay Jeffrey? Yes, Jeff na yun?
lang. So, paano? Ganito na lang tayo, mga chupapi. Salamat sa panonood nyo. Una tayo magpaliligo, ilapagan natin ang closing ceremony. Sumayon nyo ang kapayapaan. At umayo kayo ng makarami. Yun!